Yan yung issue, kaya dinala dito sa atin, Channel 1. Yung Channel 1, nakahang na. Nihang na nila kasi nabili lang daw nila ito, tapos medyo nagka-problema. Ayan, nakahang itong channel. Ano ba to? Channel 1 to. Dito na side eh. Dito is parang working naman. For today's video, Cool Sound PA15 na power amplifier. Medyo natatawa ako dahil itong brand na to yung nagka-issue ako eh. Matagal na ako nagba-vlog, matagal na ako nagre-repair. Dito sa brand na ito ako nagka-issue. Dito ako pinagbintangan na, ano tawag nito, na nagnakaw ng pyesa. Shoutout sa isang customer ko na pinagbintangan ako na ninakawan ko daw yung Cool Sound niya. Medyo matagal lang dito na di nagawa. Siguro mga 2 weeks mahigit. Eh, pinull out tapos pinagbintangan ako na nagnanakaw doon ng pyesa. Cool Sound din yun eh. Kaya di ko makalimutan yung brand na ito. Yung may-ari naman ito ay si Sir ng Fairview. Sir Lawrence ng Fairview. Cool Sound. Ayan, Cool Sound. Kaya dinala dito sa atin, Channel 1. Yung Channel 1, nakahang na. Nihang na nila kasi nabili lang daw nila ito. Tapos medyo nagka-problema. Ayan, nakahang itong channel. Ano ba to? Channel 1 to. Dito na side eh. Dito is parang working naman. Okay, ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin. Magawa natin yung ganitong Cool Sound na PA15 na professional power amplifier. Ayun, dahil nakabukas na nga ito, nakahang na yung mga kable sa may isang channel. O, pakita ko sa inyo. Ayan, naka-plug in na siya. Ayan, naka-on naman siya. And then, nagsukat ako dito sa may kabilang side na bias. Normal yung bias dito, normal. Pwede sigurong lagyan natin ng kwanto. Lagyan natin ng speaker, lagyan natin ng audio. Tingnan natin kung working itong channel 2. Okay, stay tuned lang kayo. Maglalagay lang ako ng mga speaker. Maglagay na ako ng speaker. Ayan. Sa speaker lang, itong channel 2 lang. Tapos mayroon na tayong audio input. Ito, cellphone natin na isa. Okay, yan, wala ka dyan. Kasi nagsukat naman ako ng bias, goods naman dyan eh. Okay, naka-play na ito. Parang wala. Ano nangyari? Ano nga? Full volume. Ba, ano nangyari? Ba't walang audio? Wala eh. Walang audio ah. Walang. Baka ito sa may cellphone natin. Meron dito ah. Okay. Ba't wala? Gawin natin baka. Wali natin ko anong sitwasyon. Naka stereo mode, grounding. Lipat natin ito. Ito lang audio. Wala eh, walang audio. Kanina ayaw pala mag-relay. May time na siguro ayaw mag-relay. Ngayon ito ulitin natin. Ayan, oh. Kanina parang di lumagatik ng relay. Ngayon, o yan, meron. Ulitin natin. Eh, may audio siya, oh. Yan, meron siyang audio. Ibig sabihin, goods itong channel 2. Focus na lang tayo dito sa may channel 1 kung ano yung problema rin ito. Babaklasin natin itong board. Hindi natin pwedeng baklasin na isa lang, sabay, dalawa. Kasi magkasama yung dalawang heatsink, oh. Ayan, hindi pwedeng isa lang baklasin. Sabay itong dalawa na to. So ngayon, stay tuned lang kayo. Baklas ko na yung board. And then, nagsukat ako ng biasing dito. Wala siyang bias. Sa totoo lang guys, ito ah. Hindi talaga ako ganun ka-familiar sa ganitong design or ganitong klaseng amplifier. Hindi ako ganun ka-familiar. Parang dating niya is
Parang steady bridge yung dating niya. Hindi ako ganun ka familiar dito. Aminado naman ako. Pero try natin ah. Try natin yung best natin dito. Kung paano natin siya gawin or magawa. Bukat ka ng bias. Wala, wala siyang bias. Yan ang may story na ng repair ito. Kasi galing daw ito sa mga gumagawa-gawa din. Tapos bininta lang daw sa mayari ito. Ayun, may mga nakasulat na A tsaka C oh. And then kapag i-switch on mo siya, nagre-relay naman oh. Oh, dalawa naman nagre-relay dito and then dito. Tapos kapag magsukat ka ng biasing, kanina sinukat ko yung isa, nasa 0.3 yung isa eh. Yung kabila, dito wala akong masukat. Wala oh. Kahit saan ka maglagay, wala talaga. Wala. Wala talaga. Okay. Anong pagdisidiskitahan natin dito? Nagre-relay naman siya. Baka yung bias niya. Try nga natin. Parang pinalitan kasi nila ito. Parang napalitan na ito ng trimmer. Oh, 501 against dito. Against dito. Di ba? Ito 501 din ito. Try kong kunin yung value dito. Try kong kunin yung value. Tapos salang natin dito. Ikuha ko muna. Ano tawag nito? Tanggalin ko ito and then sukatan natin. Tapos try natin i-fix ito. Tingnan natin kung kaya siya i-fix or maglalagay talaga ako ng trimmer or mag-adjust talaga ako ng trimmer. Okay? Pasensya na kayo ha. Humingi ako ng pasensya. Kung hindi ko maipapakita sa inyo ng todo yung diskarte sa pagre-repair ko rito. Kasi inaamin ko talaga na hindi ko kabisado yung design na to. Kumbaga, kinakapa ko pa yung diskarte na once na may lagi akong ganitong matanggap, eh makakabisado ko. Hindi ko talaga siya totally kabisado. Nag-focus muna ako dito sa itong channel na ito. Kasi ang ginawa ko, yung mga trimmer dito, nilagay ko siya dito. Wala, ayaw talaga, wala talagang bias dito. Sa ngayon, dito ako nag-focus. Kumbaga, try ko munang ipag-fix to. Fix ko itong mga ito para kuan siya, para mas tumibay. Yung dito sa may 501, 500 ohms yan. Itong side na to, ito para makapag-bequan idea. And then kung sa mga expert yan or mga kabisado yung ganitong design, eh comment na lang kayo dyan sa may comment section, di ba? Para marami tayong matulungan. Dito, ang nilagay ko dito is 330. Sa 330, yung bias dito ay nasa 0.3. Kasi ang design nito parang bridge. Bridge siya. Steady bridge yung ito. Naka-steady bridge siya. Ito, amplifier niya ito. And then ito, amplifier din. Same din dito. Naka-steady bridge siya. Okay? Ngayon, ilagay ko dito is 330 ohms. Yan, 330 ohms yan. Ang bias dito is 0.3. Ang dito, hindi talaga sila pantay. Hindi talaga sila pantay. Dito, medyo mataas dito. Umabot ng 0.5 yung bias dito kanina eh. 0.5 dito. Tapos dito ay nasa 3.3 lang. Ngayon, dinadaya natin. Binagsak ko ito ng mga kulang-kulang 0.4. Tapos ang bias, hindi sila pantay. Nasa kabila. Although parehas na point na 5.1 ang nakalagay ha. O, 5.1. Kapag 330 ang ilalagay ko, ito 330 dito. Tapos lagyan ko ng 330 dito. Ang labas na bias ay nasa 0.6. Medyo mataas siya. Kaya ginawa ko, binabaan ko siya na konti. Ayan, ang nilagay natin ay 430. Nasa 430 na lang. Ayan, 430. Kaya nakasiris ito. Ito. Pasensya na kayo ha. 330 tapos 100 ohms. Okay. Ayan. Nasa point, alos magpo 0.5 dito. Dito is 0.3. Kita ko sa inyo na tumutunog na ito. tumutunog naman talaga ito eh. Kaso lang, may time na wala siya. May time na okay. Kasi yung trimmer, nung tinis ko, magkakaiba sila ng mga, kwan, mga resistance. Ito. Although, kung susukatin mo, yung pwesto nila, parehas lang din naman. Pero magkaiba ng resistance. Ang naiwan na lang is itong 2K. Yan, 2K dito. Pinag-isipan ko kung ibabagsak ko siya ng mga 1.8. Pero, saka na lang yan. Mapatunog ko lang ng maayos ito. Saka ako magpo-proceed dito. Kung baga, kailangan i-kuha ko muna ito, i-fix ko muna or i-aayos ko muna ng maayos ito para may mapagkuhanan tayo ng idea.
Kasi may hirap kalikot tayo rito na dito, hindi natin ma-fix na maayos, is ma-problema tayo. Ngayon, may nakakabit na speaker. Ito, nakakabit na speaker. Tapos, may input na ito. Audio input, yung cellphone natin na isa. Ayan. Teka lang ha, malulubat pa siya oh. Play na yan. Pull natin. Oh, ayan, naka-full volume. Oh, bahala ka dyan. Yung dito na side, nakakuan pa rin to ah. Nakahang to ah. Wala ah, tingita nyo, walang kable. Supply, nakahang. Ayan. Ito, naka-normal mode siya. Pakinggan nyo. Oh. Diba? May audio siya. Tapos, lumakas na. Lumakas siya. Kasi kanina, yung ilaw, yung indicator, hanggang dito lang. Yung itong 10, hindi umiilaw ito. Hanggang dito lang siya. Ngayon, lumakas na siya, oh. Diba? Oh. Para sa akin, working na ito. Hindi talaga siguro totally pantay yung bias nito. Kumbaga, medyo mataas ng konti dito, against dito. Kasi kung same sila ng bias, diba? 330 dyan, 330 din dito. Pero yung labas nila magkaiba. Mas mataas dito, against dito. Ngayon, ito troubleshoot ko ito kung bakit wala siyang bias. Wala siyang bias, diba? Ito ng paggagawa natin ng call sound na PA15. Mali ito na. Pinambabaklas ko na yung mga trimmer na nakalagay. Malamang yung kulay blue na to, pinalitan na nila to eh. Dito to na side, oh, yung walang bias. Ito, inuwi ko sa bahay kagabi sana ito. Kaso hindi ko naman na gawa doon. Ayan, tingnan nyo yung ginawa natin. Okay. Kung ano lang yung ginamit natin na, ito hindi ko pa nga naputol. Na resistor dito sa may bias. Yan lang din ginamit natin dito. Ito 330, 430 ito eh. 430 ito dito. Tapos dito naman 430 din nilagay natin. Tapos dito 330. Kasi hindi sila talaga pantay eh. 330 dito. Sana pa yun. Ito to. Yan. Ito 330 dito. O, 330 rin dito. Mamaya na lang kapag tumunog na ito. Ito naman yung pagpaplanuan ko. Yung to-uto na to. Kung ano yung value na pwede natin i-fix dyan. Kasi sa totoo lang wala talaga akong tiwala. Hindi na talaga matibay yung ito klaseng trimmer ngayon. Yung kulay dilaw na yan. Pakita ko muna sa inyo. Ito nakakabit na yung mga kable. Ito ah. Supply ito, nakakabit ito. May kabilang side is, nihang ko na lang muna kasi hindi abot yung wire niya. Oh. Hindi abot to. Exe yung wire nito sa may kabilang side. Ngayon, pakita ko sa inyo. Wala lang indicator to dito kasi, ito, hindi naman abot ulit to. Yan. Sa ngayon, ganyan lang muna siya. Masukatan lang natin. Okay? Oh. Yan, magatik yung relay. Ah, bunot eh. Na nyo ah. Oh, ayan oh. Nasa 0.3. Tapos dito. Oh. Paras na to sa kabila eh. Dito, mataas talaga dito sa may kabila. Nasa 0.5 talaga dito. Dito na area na to. Kahit anong daya ko siya, hindi talaga sila parehas ng bias niya. Na ganun talaga siguro yung design nito. Dito, binagsak natin ng mga halos na sa 0.3, 0.4 lang. Dito, 0.4 naman to, di naman naabot ng 0.5 eh. Kunti lang naman. Ayan, naging normal na siya. Ngayon, balik ko muna ito na sa may casing. Tapos lagyan natin ng audio. Kung magkakaroon ng audio. Sana magkakaroon ng audio. Pansamantagal. Dalawang tornilyo lang muna yung kinabit ko. Ayan, dalawa lang muna para hindi gumalaw-galaw. Baka mamaya sumayad dun sa bakal eh, magugulat tayo, lumagapak eh. Kabalik na lahat yan. Kable, double check natin. Tapos, may nilagay na ako na speaker. Ang speaker na nilagay ko ay dito muna na channel na ito. Ito sa may kabila na ito. Ito. Kasi diba, napatulog na natin tong isa. O, dito na muna tayo. Kasi isang speaker lang yung nakabang dyan. Okay, yan o. Ayan. Ito lang muna yung pakinggan natin. Although yung input natin is naka-stereo naman. Bala ka dyan. O yan, nag-normal na. And then inoobserbahan ko, kinakapa-kapa ko siya kung umiinit. Wala naman akong naramdaman na umiinit. Okay,
itong audio source natin, itong cellphone na isa, tumutunog na yan, or tumutugtog na. Volume natin. Yan o. Ba, may audio na. Itodo pa nga natin dito. Okay, yan. Katodo na. Ayan o. Yung nakakabit dyan is yung isang mid-high natin. Ang linaw ng tunog. Ang linaw ng tunog niya. Maganda to pang mid-high. Oh. Tapos itong channel to, wala lang speaker ito, pero lalabas naman yung indicator na signal dito eh. Ayan o, meron o. Diba? Oh. Ibig sabihin may audio na rin yan. Okay. Goods na. Goods na. Success yung pag ano tawag nito, yung pagkakalibrate natin ng bias niya. Kasi nung chinik ko itong mga trimmer niya, magkakaiba sila ng kwan na, magkakaiba na sila ng resistance. Ngayon, ang pagpaplanuhan ko naman ulit ay itong 202. Madali na lang yan, kasi goods naman yan. Madali na lang yan. Ang gagawin natin, sukatan lang natin ng bolt ng kwan yan, ng resistance. Kung ano yung resistance na lalabas dyan, is yun lang din ilalagay natin na fix natin. Okay? Fix na rin natin para isang galawan lang. Binaklas ko na yung board, tapos binaklas ko na yung trimmer. Ito to. Dalawang 202. Ang value nito, 202, 2K. Ang nakakalungkot dito, wala lang resistance. Hindi ko alam kung ganito talaga to, pero hindi. Trimmer ito eh. Dapat merong resistance na malalabas dito eh. Kahit alin ako, kahit saan ako mag-check dito, wala talaga siyang resistance. Kahit na pihitin ko, try kong pinipihit, walang lumalabas talaga na resistance. Nakapagtataka naman. Kung susuyurin mo yung paa niya, papunta siya dito, parang bridging kit niya. Okay, yan o, tester natin na yan ha. Tapos ito, wala ka masuk. Mahirap kasi ito, one man game tayo. Basta, hindi naman ako nagsisinungaling eh. Try siguro natin ng kung 2.0 ito, 2K. Try natin ng mga 1.8 siguro. Nakapagtataka ako, gumagana naman yung circuit na sira itong 2.0 nito. Na, basta bahala na, balikan ko na lang kayo. Hula na lang gagawin natin dito. Hula na lang ito. Dahil sira na yung mga trimmer, hindi natin alam kung ano yung value ilalagay natin. Dikit lang eh, 2K siya, dikit natin. Naglagay ako ng 1.5 na lang. Ito, 1.5 to ah, 5 band. Yan, 1.5, saan na ba yung isa? Ito, ayan, 1.5 to. Tingnan natin kung ano yung lalabas sa tawas. Okay naman eh, working naman. O yan ah, 1.5 yan ah. 1.5. Tapos, nagsukat ako ng bias niya. Wala naman pinagbago kaysa sa kanina. Wala naman pinagbago siya. Although pinapakiramdaman ko kung may iinit. Parang wala naman. Okay? Wala eh, wala naman pinagbago. Wala siya pinagbago. Tinatamad na ako magsukat kasi mahirap magsundot dyan. Oh. Basta kung ano yung pinakita ko sa video na una, yun din yung bias niya. Wala siyang pinagbago. Although, di ko lang alam kung may kinalaman to dito sa may bridging kit niya. Kung iinit yung bridging kit or... Kasi ito, may audio pa rin. Oh. Ba? Yung channel to. Meron. Oh. Okay? Wala naman pinagbago eh. Okay, pwede na siguro yan. Huwag na natin tanggalin yan. Nandyan na yan eh. Oh. 1.5. 2.0 yung pinanggalingan niya. 2.0 ah. 2.0 or 2K. 2K. Sana tama yung ginawa natin. Yan na yan. Working naman eh. Hmm.
Okay, pwede na ito. Pwede na ito lahat. Andiyan na yan eh, matunog na eh. Okay, tinanggalan natin lahat ito. Tinanggalan natin lahat. Pasensya na kayo ha, pasensya na kayo kung hindi ko talaga totally siya napakita. Kasi sabi ko nga sa inyo eh, hindi naman tayo ganun ka familiar sa design nito. Kumbaga, gumawa lang tayo ng diskarte natin. 430 na nalagay ko dito eh. 430, 330, tapos dito 1.5. Yan, 1.5, 430 na labas nito. Ay, nakapagbigay idea ako sa kapwa ko technician na yung medyo bago-baguan pa lang ha. Take note, medyo bago-baguan pa lang. Sa mga master, itawanan na lang nila yung ganitong klaseng disenyo. Ayun, sir, from... Nakalimutan ko na. Natamad ako kumuha ng listahan ko eh. Okay na yung cool sound na PA15 mo. Bali, may good, may audio na to kabilaan. Tapos, ito na, ginawa ko ng sarili kong diskarte. Naka-fix na ito. Maraming maraming salamat sir ha, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ayun, promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare, along sa OU Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa OU Road, sa OU Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.